po sa inyo. Ako po pala si Journal Ipayonan, dating cameraman ng ABS-CBN. So, ito po, pinag-isipan ko na matagal bago ko ginawa itong pagre-record ng video para maihayag sa loobin namin at ng aking mga kasama na nagdemanda sa ABS way back 2002. So, ito po yung mga ebidensya na ako ay isang cameraman na naging empleyado nila. At yung ebidensya na si Coco Martin ay minsan nakasama ko sa mga projects. Sa Hong Kong po yan. So, yan po. So, alam naman natin na lahat tayo, kahit pa paano, magkaroon pa ng souvenir, kumukuha tayo ng larawan. So, souvenir ng ibig sabihin ay nakarating ka sa isang lugar na hindi pa nararating at nakasama mo yung mga taong importante sa'yo. So kahit pa paano, matagal na ako kami magkasama ni Coco Martin. Tapos, nagawa pa ho namin yung pelikulang Noy bago nanalo ng pagka-presidente si Noy Aquino. Isa ako sa mga nag-camera ng pelikulang yan. Ito po, napanood ko kasi yung shot ng ibang mga artista. Naisipan kong sagutin sila. Unang-una, sir, may karapatan akong magsalita dahil katulad sa akin, noong panahon na dinimanda namin ng ABS. 1997, naging cameraman ako hanggang 2002. Wala po kaming binipisyo. SSS Pag-ibig Filter. So, karamihan ng mga kasama ko roon na tumagal na ng dekada, higit pa, ay ganun din, walang binipisyo. So, sila ay sumama sa akin. Bago po ako nagdemanda ng 2002, nilapitan ko yan. Sila Noli De Castro, Ted Filon, okay. Sila po yung mga, kumbaga nagpaalam ako, nag-abiso ako na, sir, bakit yung tulungan niyo ako kasi magpa-file po ako ng case kasi hindi pa ako nare-regular. So, yan na yung mga ebidensya. Nakasama ko si Kabayan. Ayan po ko yung nakabandana. Ayan po kami si Kabayan. Ayan po ko nakabandana. So matagal na ho ito. This was siguro nung panahon na tatakbo siya pagka-vice president. So nilapitan ko yun siya. Yung mga kilala nating anchor, nilapitan natin. So ang naihayag nila sa'yo, sige karapatan mo yan, ganito. Na magdemanda na. So ginawa nga natin ang pagdemanda ng 2002. Okay, ongoing yung case, hindi kami tinanggal sa kumpanya. Nanalo kami sa Court of Appeals, umabot na hanggang 2010. 2010, doon, inalok na kami ng kontrata na, kumbaga, pag hindi ka pumirma, out ka sa kumpanya. Choice mo yan. Gusto mo manatili o hindi. So, syempre, sayang yung tenure na tinagal namin. Ang inihiling lang namin ay maging regular na empleyado. Dalawang uri ko kasi ng empleyado meron dyan sa ABS. Isang regular na may union, na rank and file union, at kaming mga talent. Na which is, kung ano yung trabaho ng regular, yun din naman ang trabaho namin. So kami yung sinasabing talent. Now, titignan mo yung batas, walang salitang talent. Dahil hindi naman kami sumasayaw. At hindi naman kami artista o kumakanta, kundi ang hawak namin ay camera. Ang ibang kasamahan ko, hawak nila ay ilaw, CCU, OB band, driver, sa mga ganun nga po. Sa batas na kinagisnan natin na after 6 months, dapat regular na empleyado ka. Yan ay batas pa ni Marcos. May 13-month pay ka. Iyan ang mga dapat na benepisyo na matanggap mo. SSS Pag-ibig Pilhel. So, inilaban namin yan. No? 2010, sa pilitan kami tinanggal. So, nangyari, nung tinanggal kami, nagtayo kami ng picket protesta. Ang kaso namin ay umakyat na ng Supreme Court dahil umapila sila. Hindi nila kami sinettle or nakipag-usap. Hindi sila nakipag-usap. Ngayon, Coco Martin, Kim Chu at iba pang mga artista. Nung panahon na yan, alam nyo na kami ay illegal na tinanggal. Asan kayo? Nasaan kayo? Ganun din ang panawagan ko sa mga direktor dyan at sa mga kapwa ko manggagawa dyan sa loob.
nasan kayo? Diba? Unang-una, walang social media nung panahon na yun. No? Walang senador na pumuprotekta sa amin. Kundi ang baon lang namin, pasensya. For 18 years, ngayon lang napag-usapan yung kaso namin. Kaya kalokohan ang sinasabi niyong pinapatay ang press freedom. Dahil kayo ang pumapatay ng press freedom. Yung kaso ko, ng grupo ko, 18 years natulog yan. Hindi gumawa ng ingay. Marami sa mga bashers naglabas. So, ba't ngayon lang kayo nagreklamo? Ba? Kasi hindi nila alam. Kaya malaking pasalamat ko sa social media, alam niyo kung bakit? Naihayag ang katotohanan, lumabas ang katotohanan. Ano ang pinag-iba namin na 100 plus kaming illegal na tinanggal, pinakain sa magagarang hotel, at pagkatapos pinakain, mabusog, ang iba nagbihis pa, talaga nagkontodo, postura pa dahil akala nila, wow, parang ano na to ha, parang promotion to. Pagdating sa hotel, pagkatapos kumain, tataka siya, bakit may mga security guard sa mga gilid mo? Biglang ito, lalatagan siya, sorry, wala ka na sa kumpanya. Tama ba yun? Apat na hotel yan. 2005, 300 plus na manggagawa dyan sa ABS ang illegal niyong tinanggal. Karamihan dyan, rank and file, na dahil redundant or kung anong mga katwiran niyo, pero nabayaran niyo sila. Kami, ako, as talent, tinanggal nyo kami ng wala. Wala kami nakuha. Eto, ang katwiran nyo, bakit na pinasara ang ABS sa gitna ng COVID? Kami, tinanggal kami sa araw ng Kapaskuhan. Nagpasko kami ng tuyo ang nasa mesa, pero masaya pa rin kami dahil sa prinsipyong ipinaglalaban namin. Ganun lang kasimple yun. Alam mo, Coco, ang mabigat kasi sa iyo, yung dami mo sinasabi, na ganito, alam mo, para kang bata. Para kang ano eh, para kang manok na naglilimlim, na binugaw, nagtatakbo, putak na hindi mo alam ang sinasabi mo. Dapat bago ka magsalita, tinimbang mo muna lahat. Sa panahon na ito, hindi lang ikaw ang apektado at walang trabaho. Huwag mo idamay yung buong mamamayan, huwag mo idamay lahat tayo. Ikatuga ako, wala na ako trabaho ngayon eh. At hindi kayo pinasasara. No, hindi kayo pinasasara. Panandalian lang. Bakit hindi mo kalampagin ang boss mo na si Gabby Lopez at sabihin mo, sir, kawawa naman yung mga tao natin. Abay, ayusin natin to. 2004 pa. 2005, dumaan na yung administrasyon ni Noynoy. Tapos ngayon, magkukumawag kayo? Okay, yan, legal basis na yan. Wala na ako kinalaman dyan. Pero naiintindihan ko siya. Pero hindi ako abogado para husgahan ko at magmagaling na bigla-bigla na lang may mga lumalabas na abogado dyan. Ang sa akin lang, concern ko bilang manggagawa. At yung kaso kong gumawa ng ingay ngayon, 18 years nang natulog. Ngayon, ang gusto nyo mangyari, i-revoke, tanggalin ang, i-abolish ang MTC, ganito, ganyan. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Nung una, sumisigaw tayo ng katarungan, magkaroon ng batas, may patupad sa lahat, ganito, walang pinipili, mayaman o mahirap, eto na yun. Hindi kami nagdidiwang dahil sarado ang kumpanya nyo. Sorry, mali kayo dahil siguro ganyan kayo nung panahon namin na tinanggal kami sa kumpanya. Hindi ho kami nagdidiwang. Nagdidiwang ho kami dahil may batas na nai-implement, na may batas na may pangil na sinusunod para ma-implement. No? Para, ibig sabihin, mapasunod ang mamamayan. Nagkaroon tayo ng magandang kumbaga, walang pinipili, mayaman o mahirap. Ito nga eh. Ang driver nga lang pag pinara ng MMDA at paso ang lisensya eh. Walang rehistro eh. Automatic yung sasakyan, bibit-bitin eh. I-impound eh. Kumpiska yung lisensya eh. Anong pinag-iba nila sa inyo?
dahil bang malaking kumpanya kayo, marami kayo na bakit hindi ba kayo pwedeng tumulong ng kahit na panandali ang sarado ang kumpanya nyo kung talagang bukal sa kalooban nyo? At pangalawa, Coco, hindi utang na loob ng mamamayan. Ha? Huwag kang manumbat. No? Huwag kang manumbat. Eh, mitik na yan eh. Ilang araw ka pa nga lang naku-quarantine na dahil sa COVID, wala tayong labas eh. Pambihira ka. Parang hindi ka ka-industriya. Nagngangawa ka na ng ganyan. Hindi mo na naisip. Sana inisip mo yung mga utility natin sa industriya. Oh. Ha? Yung mga stuntman na minsan pinagsalitaan mo na hindi maganda, yung mga grupo ni Tatay Bal Iglesias. Alam mo, Coco, ang daming problemang binanggit sa akin si Kuya Boy Roque. Ha? Si Kuya Boy Roque, ang daming kinuwento sa akin ha? Dahil nakasama ka niya sa trabaho. Kung anong klaseng ugali meron ka. Pati pagbuhos mo sa mga utility. Yung, alam mo, ito ha, mga kababayan. Si Robin Padilla, ako natutuwa ko rito kay Idol Robin. Minsan na nakasakit yan dahil syempre, sparring, nakatama yan. Pero makikita mo si Robin Padilla, inaalo niya, humihingi siya na tayo, sorry, pasensya ka na, napuruhan ba kita, nasaktan ka ba? Kasi nangyari, trabaho eh. After later on, parang nilalambing ni Robin niya, maya-maya, tol, pasensya ka na. Eh, kumbaga, pampalubag loob ang tawag loob. Pampagaan ng kalooban. Yan si Idol. Ikaw, nakarating na balita sa akin kasi marami nagsusumbong sa akin, mga stuntman. Minsan, nakapanakit ka, napuruhan mo yung tao. Ano binitaw mo salita? Ito, base sa kwento ng stuntman sa akin. Ha? Base sa kwento ng stuntman sa akin. Ang sabi niya, alam mo yung sinabi? Ah, pasensya ka na, hindi ako katulad ng isang tao dyan na kapag nakapanakit, eh humihingi ng tawad at nag-aabot. Hindi ako gano'n. So ano ibig sabihin nun? So paninindigan mo na na gano'n ka? Well, okay lang yun. Kita naman eh. Nung mag-run ka eh, lintik na yan eh, basagan ng mukha ang sinasabi mo eh. Baka hindi mo panindigan. Ay, pwede kitang tapatan, dalawa sa anak ko, mamili ka kasi sa akin, hindi ka mahirap magbitaw ng salita. No? Huwag ganun, Coco. Kasi, ang pangit eh, iniidolo ka ng hindi yan si FPJ eh. Hindi ganyan ang karakter ni FPJ. Hindi ganyan. Maraming magpapatunay niya na hindi ganyan si FPJ. Malumanay siya,